So dito kasi no, sa driving no, ito paliwanag dyan eh no. Ang trabaho nung kamay no, is sa manubela no, sa liko. So ibig sabihin, nung lumiliko ka, kontrolado ng isipan mo, no? Yung nakikita ng mata mo, tama? Ngayon, pero yung tao mo, nagtatrabaho pa rin dito, no? Kumbaga parang, ayun, no? Tapos iba rin yung ginagawa ng kamay. So habang nagtatrabaho dito yung kamay mo, no? Dahil pumipihit siya para doon sa nakikita mo, so yung nakikita pa rin ng mata mo, yun din ang tinatrabaho ng paa mo. Diba? So sabi ko nga dito, no? Pag kayo, nakasakay dito, kayo na to. So yun yun. So dapat, alam mo yung galaw mo rito. Forma ng braking na naan siya. So bumagal ba? Bagal pa? Bagal pa? So ganyan ang driving, medyo marami kang iniisip. No? Iba yung galaw nung pati tinga mo nagtatrabaho sa totoo eh. Alam mo ba? Yung tinga mo rito nagtatrabaho. So buwan mo, takpan ng bulak yung tinga mo, mga pagmaneho ka. Pati yung pangamoy dito, gumagana eh. Kung katabi mo. No? Pag sumakay sa'yo dito, may gili-gili. Nakakigay doon, no? Wala na kayong kawalaro, no? At nakapag-carpool ka ng gano'n. So lahat ng sense dito gumagana. Kaya nga yung driver, di ba? Isang taxi driver, ugod-ugod na. Nakakapag-drive pa. Di ba? Driver pa rin, no? Kahit mamuti yung buhok yan eh. Kasi nga, matalas ang ano nila, no? Yung immune system nila matataas. Dahil lahat ng sense nila, wala na sira. Lahat gumagana. Nakikinig ng music, no? Lahat-lahat eh, no? Tumitingin na maayos, no? Nag-iisip lagi, no? Nagtatrabaho yung kamay, yung paa. Sige. Okay. So yung driving, no? Kumbaga, nakakabata yan. Dito, kahit edad mo 50, pag magandang kotse na hawak mo, biglang bumabata ka sa paningin ng bunda eh, no? Nakas makabata itong sasakyan eh. Si Kuya rin, ganun din. Lagi, takala ko, kahit edad 50, pag umawak na mga wild truck yan na mga raptor na sasakyan. Sabi nga ako, ano yung makikita ng mata niya? Totoo yan. Pag nakikita ka masasalbok, totoo yan. No? Yung mga sa likod, no, hindi yan lulusot ng magpapakamatay sa inyo. Yung lusot sa likod, mas mabilis yun eh. So, kung maalanganin nyo, sa gilid nyo palang talagang mapipit-pit na yung mga yan. No? Pero yung lusot kasi ng motor, mabibilis yun. No? Hindi gagalaw yung mga yan ang hindi nila kayo. No? Mas maingat sa inyo yan, tandaan niya. Kasi motor nga lang siya, alam lang, pag naalangan sila, katapusan na nila eh. Now dito, pag naalangan ka, pwedeng buhay ka kasi sasakyan ka, 4 wheels. No? Pero dito, no, yung tinuturo ko rito, no, bago kayo kumabig, magkaliwa or kanan, mauna tingin nyo. Kahit sa motor, ganun yun. Pareho lang yun, no, motor at ano. Actually, yung galaw dito, ginawa ko sa motor eh. Kami yung mga rider dati sa EDSA na messenger yun ako, tagal ako yun, sa courier, 9 years ako yun, itong kinabisado. Kaya ako nga nakabisado buong Metro Into. Kaya ako nga nakabisado buong Metro Manila eh. Dahil sa pag-messenger eh. Ang laro namin yun eh, pagbalik sa opisina, kunyari, palintawa kami, no? Pabalik ng mga ate. No? Okay, pagbitaw namin, no, no? Pustahan kami, 200. No, una makabalik na Makati. Diskarte mo, saan ka dadaan? Basta't ang ano nyo, ang ending, dun sa may opisina. So, sino yung mga unang lumabag? Okay.
pag natalo ka, yung singit namin, no, makakita mo talagang singit. Bago pa dumating yung mga traffic niya, talagang rider na kami sa Cali. Sanay na kami sa Cali. Ako dito na ako lumaki sa Cali. Bata pa lang, sa Cali na ako tatrabaho. So kaya alam ko istorya dito sa buong ano na ito, Talakang, Maynila. Ng mga kasagsagan ko, day and night driver ako. Instructor sa umaga, taxi sa gabi. Huwag ka na nilipat ng kanan pag ganyan. Bakit? Kasi nasa kaliwa ka na eh. Yung kanan, no, maya-maya dyan, babalik ka rin dito. Kasi bakit? Maraming ano eh. Sige, tama ba? Di ba mas nakakagulat pag yung hindi ka magbibigay? Tama ba? So, yun yung sinasabi mo. So, pero kung marunong ka magbigay, mas magbibigay ka. Ang inaaral dito is magpagbibigay. Meron ng estudyante, no? Actually, marunong na siya, no? Ang problema kasi, ang sabi lang ng chewing niya, sige, unahan mo yan. Sige, turuan pa lang, unahan mo yan. Wala daw ginawa, kundi ganun eh. Huwag mong padaanin, ba't pinadaan mo yun? Oh, ganun ang turo, no? So, pwede ba yung ganun turo dito? No? Na maging, ano, agresibo, maging mayabang? So, hindi. Turo niyo muna magbigay. Hindi, ang pagtuturo, no? Hindi tinuturo yung unahan niya, no? Unahan mo yan, baka makalusot tayo, no? Depende yun sa scenario. Pero kung hanggat kaya magbigay, no, nauna na sa inyo, malayo pa yan, nakasinta rin na. No? Apat yung dumaan na professional, ikaw yung panglima. No? Panglima, ikaw hindi pa rin magbibigay. No? Eh, si, yung nakunan ko ang scope, eh, kaya ate, kakaliwa lang kami. Limang po yung dumaan, kahit sa walang buong nagbigay. Di ba? Sabi ko kasi ate, nag-signal ka eh. Saka mag-signal yung tatawid ka. Tawid mo na lang, tatawid mo. Kasi ganun din naman eh. Para saan ba yung signal, no? Signal is a sign. Kumbaga na, senyas na kakaliwa ka. Pero ang magpapausad sa'yo doon, yung usad mo pa rin. Kahit hindi ka mag-signal, no? Nakikita nila yan, no? Katangahan na lang yung sinasabi nila ano eh. At yung isang taong tumatawid ba? Ano ba pinagkaiba nun sa isang kotseng tumatawid? Kung hindi nag-signal yung tumatawid, di ba? Hindi nag-signal yung tatawid, yung tao ba tumatawid, may signal. Wala. O ganun lang din yun. Mas malaki yun. Dapat kitang-kita niyo. No? So yung signal, hindi ba siya yun? No? Yung nakikita ng mata niyo, totoo yun. Hindi niyo pwede sabihin, no, nabanggaan yun. Eh wala ka kasi signal eh. Eh wala namang kaso kahit di naman mag-signal. Basta tumingin yun eh. Ang problema, ikaw, tumingin ka. No? Nakita mo na may tumatawid. O, wala mga signal. Eh, ano naman kung di sila mag-signal? Dihintuan mo. Bakit kung mag-signal ba, hindi mo ba? Ihintuan mo ba? Ganun din ba? Ihinto ka rin naman eh. May signal o wala eh. Di ba? Tama ba? So, hindi ba siya yung signal eh? Signal is a sign. No? Pinasinabi lang nakakaliwa siya. No? Pero kung hindi siya nagsalita, no? Hindi, parang, parang nauusap yan eh. Di ba? Yung ganyan kaya ang sign eh. Ang problema ba eh, sa dami natin driver dito, may nakikinig pa. Na mag-signal ka ng kanan o kaliwa, eh, may nagbibigay ba talaga kayo? Ah, yan ba yung totoo talaga rito? Walang magaling na driver dito sa atin. Lahat tayo delikado sa isa't isa, tandaan nyo. Dahil yung naging galaw natin dito, minana natin. Minana natin tong galaw na to, wala naman. Paano? Ano naman tayo sa Amerika, tingnan niyo yung kali natin, kali dito. Diba? Eh talagang nagiging ganyan, nakakasanayan natin yan. Kaya walang mababago, no? Kahit, diba? Huwag ka nang gumalaw. Kasi nga, hindi marunong magbigay mga yan eh. Diba? Huwag kang gagalaw. Naka-handbrake tayo ha. Baka bigla kang gumalaw ng alanganin eh. Pagbigyan mo lahat ng gusto tumawid, okay na. O siya gumalaw.
Kaya mababangga ka mo? Hindi. So kaso ang problema, pumasok ka ng mali-late ka, no? Kumbaga, kailangan mo na makarating na, kakanan tayo, kailangan mo na makarating ng BGC ng within 30 minutes, no? Umalis ka ng Cavite, bagal kita dito. Pinto mo na. Pag-diretso lang, pag-alis na. Tayo. Very good, no? Sa nagbigay. Baling ganan. Tingin ng kaliwa, no? Baling ganan ba? Okay. Tama na yan. Bawas. Okay. So, tingin ng kaliwa. Forma ng brake. Tingin ng kaliwa. So, kakat ka after yung tricycle. Tuloy mo lang, ha? So, yan. Sige, tuloy mo na. Wala na magagawa. Forma ng brake. Bumagal ka lang. Huwag kang umilag. Huwag ka na babalik doon. Bumagal ka. Tingnan harapan mo. Sige ka. Forma ng brake, ha? Yan. Sige, gas ulit. Yan. Bumagal ka na. Yan. Kasi tatawid na yun eh. Itong tatawid na yun. Kasi medyo malayo na yung pagitan. Sige. Yan. Forma ng brake, yung motor. Tingnan mo yung galaw sa malayo. Huwag kang iilag. Stay on the lane. Kahit na bumalik ka dyan, no? Maya maya babalik ka na naman dito. So kung may mga kakaliwang ganyan, no? Hintayin nyo. Yan, magbigay ka lang muna. Tsaka huwag kang yung kumbaga parang napapasabay kayo sa bilis ng iba. Mag-drive ka para sa sarili mo. Huwag mo silang pakialaman. Kumbaga parang, yan, kung gusto mong tumakbo kagaya ni kuya, ayun, tingnan mo siyang bakit. Tumakbo kayong ganyan lang na nag-iingat kayo. Pag binusinahan kayo ng isang mayabang sa likod, o yung mga, sana sabi ko, mga buisit na kamoting professional, no? Ay, huwag kayo matakot, no? Kasi unang-una, kung kayo may violation doon sa galaw niya, may huhuli sa inyo na naka-designate carpool. Nakuha mo? Hindi yung ibang tao ang pakigilan niya rito. Sarili niyo ang iingatan niyo rito. Tandaan niyo. Pag kayo na-disgrasya rito, walang tutulong sa inyo dyan sa mga yun, kundi sarili niyo. No? Yan. So, anong desisyon? Buhay mo, desisyon mo, tingnan mo. Tama ba? Binubuo ba dapat o ano, nag-aalangan, tingin mo? Ha? Hindi. Ano ba dapat na maging desisyon? Buo o alangan? Kasi ikaw nun, parang gusto mo na igalaw eh, di ba? Natitempt ka, di ba? Pero pag binuo mo, talagang malinaw yung walang disgrasya, di ba? Ayaw kayo binibigyan. Ayan, si Boy Bosina sa likod mo. So, ang tawag dyan, iyakin. Kasi may, yung mga ganyan, baka nakaset up pa yun eh. Magporma ka ng brake. So yan, huwag mo siya pansinin. Hindi yan, kumbaga yan, so stay on the lane nila. So tingin ng kanan ha, lipat ng lane sa kanan. Sige, lipat na. Maliit na ligo lang. Okay. So doon tayo sa 7-11. Kanan? Yes, sa 7-11. So doon muna tayo ha. Pahinga muna ng konti.